At kaugnay ng gera kontra droga at iba pang issue sa PNP, makakausap natin si Police Director Oscar Albayalde, ang hepe po ng NCR Police. Magandang umaga po sa inyo, Director Albayalde. Yes, Kara, Tawi, magandang umaga din po sa inyo at sa lahat ng nanonood. Alright, sir. Ibinalik na po ni Pangulong Duterte ang PNP dito po sa gera kontra droga. In fact, sabi ni General Bato de la Rosa, gusto niyang ibalik yung Oplan Tokhang. But you will still be working with the PIDEA. Paano po ang magiging arrangement ninyo with the PIDEA, sir? Yes, tama po yan. The PIDEA will still take the lead. No? Meron po siyang supervisory power on all the police operations with regards to illegal drugs. Ibig sabihin, kapag yung PNP po o yung mga operatiba ng PNP ay magkakanap ng operations against sa illegal drugs, kailangan po makipag-coordinate. No? Meron po dapat PO sa PIDEA. Kung hindi po makapag-coordinate before the operation, immediately after, kailangan po impormahan yung mga PIDEA agent or bigyan ng kopya ng kanilang spot report. Okay, okay. Pero confirmed na po ba ito na ibabalik na talaga ulit yung Oplan Tokhang? Yung Oplan Tokhang, wala pa po. Wala pa pong direktiba galing sa national headquarters. Alright. So malinaw po yan. Lahat po ng mga police station, bago sila magsagawa ng operasyon, kailangan meron muna silang coordination with the PIDEA. Yes, ganyan naman po ang ginagawa natin dati pa. Okay. So ano yung magiging kaibahan ngayon na bumalik na sa PNP, ang PNP dito sa war on drugs? O well, pareho pa rin po ba nung dati? Well, unang-una, as always, no, magiging transparent po yung Philippine National Police sa lahat ng operations niya on illegal drugs. And probably, yung bago po ngayon, yung lahat ng merong body camera ay magagamit na yan. Dito sa NCRPO, pasig pa lang po ang merong body camera. Mm-hmm. In the absence of the body camera, meron po tayong itatalagang parang cameraman for each team or probably magsama po ng mga kagawad ng personnel from media, no? Mm-hmm. And of course, ano po, yung sinasabi nating mga force multipliers natin, particularly yung mga barangay officials natin, kailangan pong isama yung mga yan. Okay. Sir, humingi po ulit ng isa pang taon si Pangulong Duterte para tapusin po yung problema sa droga. Do you think this is a feasible timetable? Yes, kung magsama-sama po tayo, lalong-lalo na po yung mga barangay officials natin, kung talagang makipag-cooperate lang dito sa war on drugs natin, I think doable po yun in one year's time. No? Hindi man po natin siguro totally ma-eradicate yung problema, ma-minimize po natin talaga yan kung talagang makipag-coordinate po at magsama-sama po yung sambayan ng Pilipino dyan. Okay, okay. Doon sa kanyang talumpati sa New York, sinabi ni PNP Chief Bato de la Rosa na ang hiling daw niya ngayong Pasko ay maging bloodless daw. Wala na daw sanang mamatay pa dito sa gera kontra droga. So aside from yung sinasabi ninyong body cameras and you will be more transparent, may iba pa po bang directive sa ating kapulisan para maiwasan yung pagdanak ng dugo at marami pang mabiktima or mamatay dito sa war on drugs? Opo, yung pong vetting process natin, no, hindi po lahat ng dating drug enforcement operatives ay sila din ang ma-assign sa mga DEUs ngayon. Meron pong deliberation at evaluation at saka yung strict po yung vetting process natin dyan kung sino yung i-assign natin na panibagong mga operatives ng mga iba't ibang mga drug enforcement units natin. Plus, of course, yung pong pinaiting nating internal cleansing program. Yan po ay patuloy nating gagawin para patuloy po nating matanggal, ma-whip out yung mga tinatawag nating mga erring personnel sa aming hanay. Okay. Alam ko po na naglabas po ng direktiba itong si Pangulong Duterte tungkol sa pagpapa-aresto doon sa mga leader ng komunista. This is another issue, sir. Pero can you comment on this, sir? Or ang PNP po ba ay inatasan rin ng Pangulo na dito sa pag-aaresto ng mga ilang leader ng Communist Party of the Philippines? Yes, bilang law enforcers, inherent po sa amin yan para arestuhin yung mga natag na terrorist, no? Kung nandito sila talaga sa aming area of operation, kailangan pong arestuhin yung mga yan. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Police Director Oscar Albayalde, ang hepe ng NCR Police. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo.